kailangan natin pang ma servisyo. Ay, nakalik! Servisyo! Ano yun nga? Yun po, masarap ang aming order pero hindi po ibig sabihin nun, eh, mayaman kami mga kajasklam. What's up mga ka-Jazz Club? This is Mark of Mobile Jazz Club Philippines. Mahal ko ang jazz at dahil dito, challenge ko ang sarili ko sa isang personal mission na libutin ang buong Pilipinas para i-promote ng jazz, i-feature ang mga jazz club at ang mga young and promising jazz player. Kaya tara na, samahan at suportahan ninyo ko para maisakatuparan ang mission na ito. You can show your love and support by simply subscribing to this YouTube channel and following our Facebook page. Mali mo, lugar mo na ang susunod kong mapuntahan. God bless mga ka-Jazz Club! Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Jazz Club, and finally we're here at Mactan Cebu, at thank you Lord, no? We got you all the glory for a safe trip. Punta natin naman si Jim Joey, ah. Hello. Sorry. Kumusta, sorry? Okay lang. Kumusta ang proceedings natin ngayon ng tournament? So far, okay naman. Kumbaga, maayos. Ready pass. CFO ng Richest Master. Ayun. Sarado yun. Asa tayo sa loob. What's up mga ka-Jazz Club? Nandito pa rin tayo sa Solea Hotel and Resort para tunghayan ang 2021 Philippine Chess Championship at ang first Mactan Open. Pero bago ang lahat, papugay muna at papure para sa Righteous Master and National Chess Federation of the Philippines sa pag-organize ng napakagandang tournament na ito at ginanap nga dito sa 4-star hotel na Solea. Pero ngayon mga ka-Chess Club, no, panuorin muna natin ang mga highlights at kilalanin natin ang mga player dito sa first Mactan Open. So itong first Mactan Open ay dinaluhan ng mga masters, non-masters, up and coming rising star, may mga bata dito from the different part of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao mga ka-Chess Club. Ang daming dumayo, no, para talaga dito sa tournament na ito. And napakaganda ng lugar. Lahat ng mga player ay nagsasabi na this is one of the best tournament, no, na sinalihan nila. At mahirap siguro tapatan o mahirap na makahanap ng ganitong klaseng pa-tournament at na-organize sa ganitong kagandang venue, no. Sabi nga ng ibang mga manlalaro dito, yung mga seasoned player, eh pang-international daw ang dating ng tournament na ito. Kaya kung mapapansin ninyo mga ka-Chess Club, lahat o karamihan ng mga naglalaro dito ay naka-long sleeve or naka-jacket dahil ang lamig dito sa venue. Eh kung malakas pa yung tirada ng kalaban mo, lalamigin ka talaga mga ka-Chess Club. Well anyway, meron namang ibinibigay na free unlimited coffee and drinks para sa mga malalaro. Ganyan ka the best itong organizer na ito mga ka-Chess Club. So tara, enjoy natin yung tournament na ito.
At abangan ninyo yung part 2 ng vlog na ito para naman i-feature natin yung mga manlalaro doon sa 2021 Philippine Chess Championship. But right now, kilalanin natin yung mga player at tunghayan natin ang ilan sa mga highlights and interview dito sa mga player ng First Mactan Open. Panoorin at tunghayan ang very intense endgame battle ng aking kumpare versus WIM Bernadette Galas, mga ka-chess club. Very instructive to, mga ka-chess club, no? Rook pawn ending, pero sa handle ni IM Galas, black piece, meron siyang hindi lang double pawn, triple pawn, mga ka-chess club, na magkakapatong, pero parehas lang yung number of pawns nila and number of pieces. Tingnan natin paano ito i-handle ni WIM Galas at paano naman ito i-capitalize ng aking kumpare, mga ka-chess club. Kung mapapansin ninyo, meron din 30 second increment to, mga ka-chess club. Bagamat 1 minute na lang para dito, or less than 1 minute na lang para kay IM Galas, kailangan pa rin mag-record kasi kada tira na dadagdagan naman ng 30 segundo, mga ka-chess club. Tara, enjoy natin at kapulutan natin ang aral ang malupitang endgame na ito, mga ka-chess club.
we have here with Master Anthony Makinano. Kasama po natin ngayon at what a wonderful win and performance all throughout the tournament. Master, congratulations. Salamat sa sir. Last win. Alam mo na ba kung ano yung ranking mo? Hindi ko pa alam, parang second or third. Siguro. Well deserved, no? Either second or third. Well deserved para sa iyo. Ang daming sumubok, ang daming mong nakalaban. Iisa lang ang sinasabi ng lahat ng mga nakabangga mo. Malapalos. Malapalos. Madulas, hindi mahuli. Ano ang sikreto? Oh, alam mo naman yung experience natin, para nataas-taas na rin eh. Mm-hmm. Sanay na tayo sa mga ganyang mga standard na laro eh. Mm-hmm. Minsan pag losing ka o disadvantage ng position mo, ilaro mo lang talaga. Mm-hmm. Try to minimize yung disadvantage mo. Mm-hmm. Yun lang yung idea dun eh. Mm-hmm. Tsaka huwag kang masyadong magpalamang sa oras. Kasi yung nangyari namin ni sino ba yun? Yung Ernie. Ernie. Kaya di niya nakita yung mga tamang tira. Kasi yung oras niya pababa na eh. Mm-hmm. Lumiliit. Sa akin naman, medyo manage na. Manageable lang. Yung last part sa game namin, yung oras niya, mga seconds lang sa akin, mga 7 minutes pa. So, diferent siya. Kaya yun na lang yung mga kwan mo eh. Yung mga experience ko na lang yung mga kwan. Dinala ko na lang sa experience kasi madami na ako na sanay na ako sa mga ganong posisyon eh. Napakayaman ng experience ng isang Anthony Makinano. Master, tagal na. Sino yung pinakamabigat na nakalaban mo dito sa tournament nito? Si Angelo. Lamang din si Angelo sa akin eh. Natalo pa rin siya dahil sa oras. Pero yung siyempre yung nagtalo sa akin si yung nag-champion si Tyron De Los Santos. Hindi ko nakita yung parang may traps sa opening eh. Hindi ko nakita yun. Isang tira lang oh. Wala. Diretso na talo talaga. So it is Tyron De Los Santos. Tyron De Los Santos talaga. Mm-hmm. Master. Para kayong wine. Habang nagkakaedad, lalong sumasarap, lalong lumalasa. Anong sekreto po ninyo? Ang malaki na itulong yung online gaming, yung sa leeches. Kasi nakapag-practice ako dun eh. Iba't ibang time limit, may 3 plus 2, plus 1, 3 plus 0. Yun ang malaking bagay na nakatulong kasi palagi, halos araw-araw ako naglalaro ng online. Active. Tapos, Master. Maraming magagaling sumasali. Joey, palagi kami nag-aabot yun eh. Mga labog. So, hindi nawawala yung talas, no? Dahil na napapractice. Oo, napapractice na sa dahil sa mga online gaming. When it comes to adjustment sa oras, iba naman yung sa online, mabilisan yung mga time control doon. Ito, long game, paano ka nag-adjust doon, Master? Hindi, sanay talaga ako sa long game, sa mga standard. Yung mga 130, yun ang gusto ko. Kaso sa online, wala yun eh. Meron mga national, mga malakihan na tournament eh. Hindi ako sumasali ng ganun. Pero pag masanay ako sa kwan, standard. Kailan yung huling tournament mo bago ito? Tournament na over the board. Dalawang taon na ata. Hindi. May tournament pala sa Toledo. Over the board. Pero medyo kulang pang practice ko nun eh. Kasi wala. Kailan yung huling tournament mo na classical bago ito? Classical naman tagal na. Karamihan laro dito Cebu. Mga rapid eh. Classical. Saan ba ako naglaro? Wala atang classical dito sa Cebu eh. Yung mga 1 hour. Mga ilang taon na ho kayong hindi nakapaglaro ng classical? Siguro tagal-tagal rin, mga mahigit 10 ata. 10 taon. Anong masasabi mo, may RCM na nagdadala ng mga classical tournament with the help of NCFP? Yun, malaking pasalamat na pasalamat ko sa mga tulad ni Sir Ariel. Active siya dito sa Cebu. At gusto talaga niya yung mga standard kasi doon daw nasusukat yung galing ng mga player. Kasi yung mga blitz, rapid, karamihan dito mag-tournament, yun ang mga time nila eh. Kasi tatapusin na yung tournament 2 araw.
And true to the motto of Righteous Master, creating master, changing lives. Changing lives. Wala namang nagiging master sa bullet at rapid. Wala. Kaya kailangan ng classical tournament. Classical tournament. Finally, may mga gusto kong pasalamatan, Master Makinano. Ito na pagkakataon mo. Ang laking pasalamat ko kay Sir Ariel, RCM, dito sa Binyo, Solea, at mga iba pa mga sponsor, hindi ko lang alam, madami kasi sila eh. Nababasa ko lang dito sa labas. At sa'yo, Ernie. Mark. Anak, Ernie. Palaging Ernie yung nasa isip. Kalaban mo kasi. Tagal kasi namin naglaban eh. At sa iyo, Mark. Palagi akong nanonood sa ako. Sa may bawi, ha? Eh, totoo talaga. Kayong dalawa. Minsan, malakas yung tumawa ang dalawa, eh. Master Anthony Makinano, congratulations po, salamat, ha? Salamat, Mark. Congratulations. Salamat. So, we have here the champion of the first Mactan Open, Tyron De Los Santos. Magandang araw sa iyo, Tyron. Kumusta? Okay lang po, sobrang exhausted, sobrang nakakapagod yung naging game ko. Pero sobrang saya din, nanalo nga po. It was a tough tournament, maraming malalakas. Nandyan yung I am Abelgas, nandyan yung I am Yang. How do you manage to win the tournament? Ako po kasi ano lang eh, sabi ko, bahala na to. Kabisado ko lang naman yung opening. Sabi ko nga po, di ba, isa lang yung opening ko sa black and white. Sabi ko, gagawin ko dito, sasolidin ko na lang. Tapos kung makalaban ko yung mga malalakas, iingatan ko na lang. Ayun po, ayun lang talaga naging gameplay ko. Pag-aaralan ko lang po yung opening ko. Tapos bahala na po yung mangyari. On the board analysis na po yung ginawa ko. Over the board analysis, wow, that is amazing. Who is the toughest opponent dito sa tournament na to? Hindi ko po masabi kasi lahat po talaga ang lalakas eh. Actually, yung mga panalo ko po, mga sa opening and middle game, halos puro lugi po talaga ako. Then, namamanage ko lang na maka-equalize. Then, ayun, natalo pa nga po kay International Master Yang, kay Coach Abelgas, tabla ako. Tapos yung mga una kong na tinalo, puro nahihirapan din po talaga ako. So, hindi ko masabi kung sino po talaga yung ano, kasi pantay-pantay lang, magagaling po talaga lahat. Bago mo pasalamatan yung mga taong tumulong para maitawid mo yung tournament nito, anong masasabi mo sa first Mactan Open tournament na ginanap dito sa Solea? Sobrang ganda po. Sobrang ganda ng venue. Magagaling po yung mga arbiters, yung organizer. Na kumbaga sobrang organized talaga. Tapos kaya yun, thank you talaga kay ano, GM Jason, tapos kay Sir Potot po, tapos sa lahat po ng nag-organize. Sobrang ganda po ng tournament na to. Yung first OTB ko po ulit, naging sobrang ganda. Hindi lang dahil nanalo ako, dahil naging, kundi dahil sobrang ganda po naging laro, venue, tsaka yung mga nakasalubuang tao po. Very nice, no? May feeling mo, can this be an honor standard na dapat tapatan ng mga iba pang mga national tournament? Sana po, puro ganito po yung mga maging tournaments para nakakagana po maglaro. Kasi di ba, pag maganda po yung venue, yung tiram parang gumaganda din po eh. Damay-damay po lahat yan eh. So, ayun po, sana po talaga. Speaking of gumaganda ang tira, sino ang inspirasyon? Bakit gumaganda ang tira? Ayun, isama po kasi yung girlfriend ko ngayon. So, ayun na. Ano niya, natutulungan niya po sa mga ginagawa dito. Ayun po. Ayan, mga dapat pasalamatan bukod sa girlfriend na tumutulong sa iyo. Tyron, go ahead. Siyempre, sa mga managers ko, kay Ron Matehe, kay sa mga coaches ko, kay Coach Nableo, kay Coach Lilo, tsaka kay Coach Abelga, sa mga ibang mga coaches pa dito, kay Coach Rudy na nag-guide sa akin, sa coach ko siya sa Adeliano. Ayun, syempre kay God na nag-assist akin dito. Yung National Master, out for reach na ba, Tyron? Sana nga po, hindi mo na i-award. Sa totoo lang po, masaya po ako ngayon, pero pag naiisip ko yun, wala po ng kalahati yung saya. Abangan natin ang mga susunod na kabanata para kay Master Tyron De Los Santos. Congratulations. Thank you po.